Hello guys, welcome to Johan Chua Vlogs. Gusto ko lang share sa inyo ngayon sa video na to ang na-discover ko kung paano sa pinakamadali na maglinis ng bola or ball cleaner. So, sobrang hirap kasi maghanap ng affordable na ball cleaner. So, ngayon ito na-discover ko na DIY. Gusto kong share sa inyo and super affordable naman siya. And dahil sobrang importante talaga nito, especially lagi kong ina-advise to sa mga lahat ng player na huwag kang maglalaro ng madumi yung mesa and madumi yung mga bola. Kasi ako, sa tournaments kasi, laging malinis at laging malinis talaga yung mga bola. So, pati yung table. So ako, more on tournaments talaga ako. So doon ako nasanay, hindi ako as a player din and as a customer, ina-advise ko to sa mga pool owners din. Kung afford nyo naman makabili nito, ay na-advise ko na gawin nyo rin to. At least, mas affordable siya. And para na rin sa mga customers nyo. Ako kasi bilang customer, yan talaga rin yung una kong tinitignan na yung malinis yung bola and syempre malinis yung table. So, excited na ako ipakita sa inyo. So, tara, samahan nyo muna ako ngayon. Pakita ko sa inyo kung paano tayo maglinis muna ng bola dun sa na-discover ko. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga kailangan natin para makapaglinis ng bola. So, magmamagic muna tayo. So, syempre, kailangan mo. Ito yung nabili ko sa Ace Hardware. Itong Greenfield na car polisher. So, dual purpose din siya dahil syempre, kung may kotse ka, palinis ng kotse, then palinis ng bola. So, yung original price nito, nasa 3,000 plus siya. Pero since may 30% ang Ace Hardware nung binili ko to, so pumatak na lang siya na parang nasa around 2,500. So, sobrang affordable na niya. Ito lang ang kailangan natin and meron pang isa. So, ang isang kailangan natin para sa ating paglilinis ng bola ay balde. At alam ko sigurado meron kayo niyan. So, itong balde, meron naman tayo niyan mostly sa mga bahay. So, ang pangatlong kailangan natin ngayon ay so, ito. Nabili ko tong rag na to sa mall lang din sa halagang 200. Pero sure naman ako merong mas mura sa ibang lugar na mas mababa. Pero ang dapat piliin natin yung para siyang carpet texture. So ito, hinati ko to sa gitna. Actually, isang buo talaga to. Ayan. Teka lang, mali. Oh, basta isang buo to, hinati ko sa gitna. Pati explain ko sa inyo mamaya kung bakit ko siya hinati. So, basta tandaan natin guys yung ano, yung parang carpet texture na rug ang piliin natin. So ngayon, syempre, lastly, ang pinakakailangan natin so, yung pang-apat na kailangan natin is yung panlinis ng bola. So, yun. So, yun. Kung wala kayong makita na yung ball cleaner talaga, since may mahirap naman maghanap nun, mas accessible, pwedeng alternative ang car wax. So, ako, ang ginagamit ko, turtle wax na paste wax. So, ito yun. Ito yung ginagamit kong alternative. Sobrang tagal na rin niya bago maubos. And pero kung meron kayong makakita talaga nung ano, pang billiard ball cleaner talaga, mas okay yun syempre. Pero kung ano, wala, ito alternative, maganda na to. So, and syempre, lastly, kailangan natin yung bola at yung towel. So tara, papakita ko na sa inyo kung paano. So, yun nga guys, ipakita ko muna sa inyo kung paano yung bola bago natin siya linisin para makita nyo yung difference kapag malinis na yung bola. So yun nga guys, ito nga yung car polisher na nabili ko sa Ace Hardware. So ngayon, papakita ko naman sa inyo. Meron siyang, andito lang yung ano niya, on and off niya, nasa baba. So yun o. Diba? Sobrang ano, ganda. So ito yung balde. Dapat, pwede mo siyang butasan dito sa may ganito niya para yung wire, doon mo ipasok. Pero pwede rin namang hindi. Siyempre kung kailangan mo yung balde. So, huwag mo lang butasan. Kasi ako, kaya hindi ko siya binutasan. Ang plano ko kasi is, paggawan ko siya ng parang sarili talaga niyang kahoy. Na doon talaga siya naka-steady na siya. Parang pwede naman siyang ilagay din. Wala na yung, choice mo naman yun. Nasa'yo naman yun. So, ayan. Mas accessible lang, syempre. Pagka nilagay, hindi mo naman nagagamitin yung balde at panlinis mo talaga siya ng bola. Mas accessible na nakapas, nakalabas na yung wire para wala ka ng problema din. So, yun. Ayan, ipasok ko na. So, ito na yung rug. Kaya ako hinati yung rug kanina. Para yun dito. So, yan. Paikot lang natin siya na ganyan.
So, gaya nga nasabi ko, guys, kung afford nyo naman na makabili nito, mas in-advise ko pa rin na, siyempre, mas madali pa rin to. Pero kung hindi naman, okay din naman yung mano-mano, punasan mo na lang ng towel, di ba? Pero, mas ano pa rin, siyempre, mas ano, mas less pagod pa rin to kasi nakakapagod din mag ganun-ganun ng bola every time, di ba? So, yun, nailagay na natin. So, ngayon, ito na yung bola. So, tinry ko na to kanina, pwede siya hanggang siguro mga 8 na bola ang pwede mo pagsabay-sabay. So yun, nilagay na natin yung bola and hindi kailangan sobrang dami, so itap lang natin yung ganyan. So okay na yan. Konting tap lang nung ano, panlinis ng bola. So at doon ako nagkamali, syempre. Dahil hindi ko pinindot. Dapat pinindot muna. So, di ba? Tao lang. Nakamali rin po. So ngayon, nahanap ko pa. 6 hours later. Teka lang. Parang ayaw yata ang makasama nito. Ano ba yun? Much later. So yun, isang pagkakamali guys na huwag niyong gagayain. Pindutin niyo muna bago niyo ilagay. Much later. Tino yung nangyari. So ngayon, nangyari, lalabas natin ulit. Dahil ako yung nagkamali. So kasi yung wire ko dito, yung extension ko may pindutan na yun. So patayin ko muna. Yan, para diretsong pindut na, para mas mabilis. So, ay nako, pambilyar ka lang talaga, Joan Chua. Many months later. So yun guys, ito, sorry ah. Yun, pindutin ko na yun. Pero hindi pa siya magbubukas kasi doon yung extension ko may switch na on and off. So pag pindut ko yun, okay na. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ay nako. Lagay ko na, sa bukas. Yun, ganyan lang siya guys. Ganyan na ulit. Book natin yung ball. So, ready na ba kayo? Pindutin ko na. Ano yung tingnan nyo? So, yan. Pagka nililinis siya, less than 1 minute naman siya. Siguro mga 30 to 40 seconds lang. Pwede mo nang tanggalin dahil sobrang kintab talaga, sobrang linis ng bola. So yun, pwede na natin patayin para makita natin. Yan, tingnan mo naman. Pwede ka nang magsalamin dito sa sobrang kintab. Tingnan mo guys, kung gaano kakintab yan. Diba? Sobrang kintab talaga. Sobrang sarap maglaro kapag ganito yung kalinis yung bola. Dahil kapag sumali ka ng tournaments, lalo sa mga international at saka world events, eh talagang ganyan ang makikita mo. Kumbaga, pwede kang manalamin. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood nyo. And sa mga meron na, kung sakaling meron na kayo ng new car polisher, eh di mas maganda kasi hindi na kayo bibili. So, sa mga wala pa, sana itry nyo yun. Sobrang effective and sobrang ganda niya. And gusto ko i-share sa inyo yung breakdown ng mga binili nating DIY na bolt cleaner. So, ito yun. So, yun nga ulit guys. Maraming salamat ulit. Sana po nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo dun sa video na yun. So, 2 ups, 1 down. Peace out. Thank you po. We'll be right back.